hello mga sis, meron tayong client ngayon na every band with color, and I'm gonna share with you how I do reband with color. So marami-rami din ang nagtatanong kung ano ba daw yung proper or technique when it comes to reband na may kasamang color. Kung ano ba daw ang mauna, color or reband, or the vice versa, reband with color. So ang gagawin natin ngayon is yung basic hair rebanding procedure or traditional rebanding. Then after that ay kukulayan natin yung buhok ng ating client. So yun natin gagawin ngayon. And before tayo mag-proceed, and alam nyo mga sis, merong iba't ibang paraan kung paano mag-reband with color or color reband. So isa ito sa mga ways or procedure kung paano ginagawa iyon. Ang kung gusto nyong malaman ang basic procedure na ito, just keep on watching to the rest of this video. So after natin ma-analyze yung buhok ng ating client ay nag-start na tayo dito sa ating unang procedure, which is the rebanding procedure. So inuna muna natin yung reband, then ihuhuli natin yung color. So as usual, dahil ang buhok ng ating client is mayroong regrowth, bali yun muna ang inuna natin inapplyan ng ating rebanding cream number 1. Doon muna tayo magpo-focus sa ating application ng ating rebanding cream 1. So kung makikita nyo, yung ating application ay hindi po yan, yung rebanding cream 1, hindi po nakasagad sa pinakaanit. At since meron niya siyang regrowth, so kung nasaan yung dugtungan ng kaniyang regrowth and rebanded part, so hindi po tayo doon lalagpas masyado. Doon lang tayo sa may pinaka-regrowth talaga. Just remind lang, pag ganitong application, make sure na hindi matatamaan yung colored parts doon sa ating application sa regrowth, dahil may tendency na masunog yan. So make sure lang na doon lang talaga sa may pinakadugtungan. So balik tayo doon sa tanong na kung ano ang mauuna. It's either color or reband then saka kukulayan. So ang ginawa natin ngayon is inuna natin yung reband, then ihuli natin yung color. Pwede naman yung process na uunahin yung color, then ihuli yung reband, pero it's a little bit risky, so kailangan ng matinding technique talaga doon. Pero meron talaga mga ibang stylist na inuuna muna yung color bago yung process ng rebanding. Ika nga, kanya-kanyang technique yun, pero medyo risky talaga yung ganung method na inuuna yung color bago yung reband, kasi syempre naluluto na yung buhok sa color, so mabilis na lang talagang mag-react. At not all types of hair is advisable or recommended sa ganung process. So kung ang buhok na nire-reband is kinky, makakapal yung strands, and gusto ng mga lighter color, pwede pong unahin yung pwedeng unahin yung color din saka ire-reband. Minsan naman, ginagawa ko yung ganong process. Yun nga, sabi ko, hindi lahat ng hair ay pwede or applicable sa ganong process na inuuna yung color. So, make sure lang din na i-analyze muna natin yung buhok bago natin gawin yung ganong procedure na uunahin yung color bago i-reband. Pero ako mga sis, pag nagpa-process ako ng ganon, mas inuuna ko muna yung reband bago ko siya kinukulayan. Mas prefer or mas sanay talaga ako sa ganong process. Pero syempre case to case basis din mga sis, kasi minsan pag nauuna ang reband at gustong kulayan, may mga hair kasi na hindi pwedeng isabay yung kulay, lalong-lalo na or mostly doon sa mga buhok talaga na rubberized na or mga damaged na. So hindi ko ina-advise na isabay yung color sa reband. Pag medyo alanganin talaga ang buhok na reband and color ang gusto ng ating client, so ina-advise ko na after reband process, so pahinga lang ng ilang weeks or months saka i-follow up yung hair color. Kaya nga mga sis, meron tayong tinatawag na case-to-case basis. Siyempre, lagi nating i-analyze yung buhok ng ating client kung ano yung possible na pwedeng gawin natin sa ating client. Alam nyo naman mga sis, meron din ibang mga client na gusto nila is masunod yung gusto nila kahit hindi naman kaya ng kanilang hair. So kinakailangan na i-educate din natin yung ating mga client yung mga possible outcome
kung pwede or hindi pwede sa kanilang mga hair. O diba, ang dami kong sinabi mga sis, at lahat ng aking mga sinabi is based on my experience, at kung taliwas man sa inyong mga paninindigan at paniniwala, kayo na po ang bahala mga sis, dahil lang aking mga sinabi is base sa aking nararamdaman, charis. So ayan mga sis, after ng rebonding procedure or ng application natin, so nandito na tayo sa part ng hair ironing. Itong part na to, yung hair ironing, ay isa rin sa mga crucial na procedure, kasi meron talaga mga stylist din na hindi rin makuha-kuha yung perfect or timing ng pag-hair iron. Meron to mga times na nahihilaw yung hair ironing, or minsan naman na over-process, or yung masyadong mainit yung plancha na ginamit. Pag nagpa-plancha po tayo mga sis, i-adjust po natin yung ating heat temperature. Kung feeling natin is nagda-dry up dahil sa sobrang taas ng heat temperature, babaan po natin. At kung feeling naman natin ay hindi nauunat sa heat temperature na sinet natin, medyo i-adjust natin ng konti hanggang sa makuha natin yung perfect or timing ng pag-hair iron. Alam nyo ba mga sis, hindi lahat ng mainit ay nakakatulong sa buhok, kasi minsan naglilid ito sa pagiging dry lalo ng hair. Lalong-lalo na pag ang nire-reband natin is medyo compromised na, dry, damage, then gagamitan natin ng sobrang taas ng heat temperature, talagang lalong magja-dry up yung buhok ng ating client. And isa pa sa mga sikreto para makuha natin yung maganda or perfect na result ng rebonding, pag nag-sectioning tayo sa ating pag-hair iron, paper thin lang mga sis, huwag yung sobrang kapal, kasi hindi naluluto yung gitnang parts ng hair na atin pinaplancha. So ayan mga sis, tapos na tayo dito mag-hair ironing. So ang next na gagawin dyan is mag-apply tayo ng ating neutralizing cream. And siya nga po pala, before tayo mag-apply ng neutralizing cream, after natin mag-hair ironing, make sure lang na nakasingaw na yung hair or nakapahinga ng at least 10 minutes bago mag-proceed sa pag-apply ng neutralizing cream. Kasi pag mainit yung buhok na in-applyan natin ng neutralizing cream, may tendency or nagkukos siya ng rubberize or breakage. So after mag-apply ng neutralizing cream, ibababad yan for about 30 minutes, then babanlawan. So at this point, nabanlawan na nga natin yung ating neutralizing cream at sinisimula na rin natin siya ulit patuyuin dito. So kung makikita nyo, ang ganda na ng naging result ng kanyang hair, kahit hindi pa natin yan siya natitreatment, straight na siya and makintab na. So ang next na step na gagawin dito, dahil tapos na tayo sa ating rebonding process, so ang next na i-apply naman dito is yung hair color na. At yan na nga mga sis, after nga ng rebonding process ay sinunod natin yung application ng ating hair color. Then after nyan, pag na-develop na, saka naman natin siya papabanlawan, then isusunod yung treatment, kung anong treatment ang ilalagay natin, then saka natin siya ulit papatuyuin para tapos na yung process ng ating rebond and color. So ayan na mga sis, nasa last part na tayo ng ating rebonding session. Bali, pinapatuyo na natin yung hair ng ating client dito. And again mga sis, ang tanong kung ano ang mauna, rebond or color, or mauna yung color saka ire-rebond, ang sagot ko dyan is depende po sa atin kung anong technique ang gagawin natin, at syempre case to case basis po yan kung ano yung status ng hair na atin gagawin. And alam nyo ba mga sis, wala namang kompetensya pagdating sa hairdressing. Kung saan ka magaling, kung sino ang magaling, ang importante ay magawa natin ng paraan at masatisfy yung ating client. O siya, ito na yung ating final results sa ginawa nating rebond with color sa ating client for today's video mga sis. As you can see, na-achieve natin yung gusto ng ating client na super straight and shiny and smooth hair, and the same time na-achieve din natin yung gusto niyang hair color. So hanggang dito na lang po ang video nito, naway nakakuha kayo ng mga tips and ideas sa aking mga pinagsasabi. And that's it for today's video. Thank you for watching, and please don't forget to like and share this video and follow our page Chading for more hair transformation. And this is Chading saying have a great hair day always mga sis, love until our next video. Bye!